Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of unholy day, or of the new moon, or of the Sabbath day, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshipping of angels, intruding into those things which he had not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. And not holding the head, from which all the body by joints and bands, having nourishment ministered and knit together, increaseth with the increase of God. Wherefore indeed ye led with Christ from the rudiments of the world, why as though living in the world, are ye subject to ordinances? Touch not, taste not, handle not. Which all are the parents of the after the commandments and doctrines of men. Sabay-sabay. Which things have indeed a show of wisdom in will worship and humility and neglecting of the body, not in any honor to that satisfying of the flesh. Let's pray. Lord, salamat sa inyong mga salita again. Ngayon po nandito para pag-aralan, Panginoon, makinig sa inyong mga salita at sasabihin sa amin ngayon. Salamat sa inyong bilang, but I pray na pangunawa po ang bigyan sa amin. Kawaan niyo mo bawat isa, patawarin po sa mga pagkukulang. Salamat po sa mga advancement, Panginoon, sa mga plano, Panginoon, mga business, Panginoon, pagpalaan niyo po, Lord. At pagkatiwalaan kami na inyong pinagkatiwalang lakas at resources, Panginoon. Kaya po mula lahat, in Jesus' name we pray. Amen. Makakao po na po. Good evening po ulit sa lahat. Title po nito is Let No Man Beguile You of Your Reward. Okay, no, Let No Man Beguile You of Your Reward is verse 18. No? So, nakapang-apat na po natin ngayon sa Book of Colossians. So far, isang chapter, dalawang linggo. Okay, kasi medyo malalim at salamat nga dito kay lahat. I-review ko ito, napakaganda. Napakaganda, napakalalim. Pero salamat din, tapos na natin yung Romans, sa Hebrews. Kasi nung Colossians, parang sinasagi rin niya yung napag-aralan sa Hebrews. Saka sa Romans. Ngayon, iba wala pa noon, pero okay lang. So, ano pa sabihin ko? So, review po natin ulit yung, hindi ka titignan yung mapa, ha? Basta ito pong Colossi o yung mga taga Colossian church po yan sa isang lugar sa bandang saan? Sa Turkey, di ba? Modern day Turkey, pero dati yan ay puro ano po yan, puro Christian, ano po doon. Mga pagano yung iba, pero talagang na-saturate po yan ang Christianity ang panahon na yon. Kaya yung chapter 1 po, no, yung pinakaano natin, kasi talagang nagbi-build siya from the introduction, first chapter hanggang ngayon, makikita natin yung dapat nating makita sana. Mamaya, may application. Amen? Kung sinong gusto nyo yung puro theoretical lang, siyempre ayaw natin ng ganun, di ba? Minsan para, na, nag-aaral ka ng math, tulad yan. Ba't ba tayo aral lang math, hindi na lang pwedeng additional na subtraction, but may multiplication pa. Kasi pag nag-business ka naman, kailangan pala yun. Hindi lang pwede puro add. Kailangan marunong ka mag-multiply. At habang naiging mas komplikado yan, moonlad ka, mas kailangan mo ng knowledge. So, kayong mga bata, ngayon, huwag kayong magsawang mag-aral, ha? Amen? At kayo naman, yung mga adults, huwag nyo namang asarin yung mga bata. Eh, hindi nyo mga kailanganin yan, eh. Yung bagay, nakaka-discourage. In a way, totoo. In a way, hindi rin. Kaya hindi mo siguro ginagamit yun ang pag-aralan mo. Kasi nga, yung iba dyan, paghahanda lang, supposedly, kung nag-advance ka pa, eh, hindi na. Okay, ganun po yan. Ganun din spiritual, kaya sinasabi ko yan. Ha? Lalo spiritual. Kaya, okay, magsasawa dito, kanta lang tayo ng konti, Bible na. Ganun talaga eh. At, yun nga, minsan may enjoy nyo rin to, pag mayroon na kayong konting knowledge, then, pag ganyan kayo ng paganyan, nag-advance kayo. Kaya, okay, magsasawa lang. Amen? Ngayon kasi medyo malalim kaya binibigyan ko yung introduction. Anyway, so lalalim pa yung last time natin, yung first chapter natin, dalawa, being filled with the knowledge of His will. So dapat tayo, especially mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, ay nagsabi ko ano yung kape, mainit. Mainit na mainit.
Sabi dyan, kailangan puro tayong knowledge, alam natin yung kailangan nating malaman, ano bang gusto ng Diyos. Kasi po, yung iba dyan, madaling maligaw. Kala nila ang church, for example, yung mama na, ang dami na nami-miss. Lagi ko sinasabi sa inyo, maraming church ngayon, hindi nag-soul winning. Ano nangyari? Kung mag-soul winning man, kunwari lang, once a year, twice a year, wala yung talagang zeal sa paglilingkod. At yun nga, bakit nayayari pa sila ng mga false doctrine, katulad ng Calvinism. Kung ikaw soul winner ka, asal ka dyan. Kasi sinisira niyan yung ano mo, yung doktrina at yung zeal mo, of course. Kasi gusto mo mag-soul winner, kasi sabihin, lahat na, basta may liligtas din yan eh. Ganun na ituturo. Diba? Ang Diyos pala ang magbibigay ng ano, pananampalataya sa'yo. Pag hindi, wala na. Ah, soul winner ka, asal ka dun eh. Itindihan niyo ba yun? Kaya, kailangan alam natin yung kalooban ng Diyos. Hindi tayo umaalis doon. Eh ngayon, hindi ko mapagkaila sa inyo. Again, kahit mga pastor nga kasi, naisira din. Tinatamad, ang ihina. O paano na kayo? So, ang church, magpapatuloy yan kung gaano kalakas yung mga member din. Siyempre, yung pastor una sa lahat. Kasi ako yung nag-aano sa inyo kung saan kayo tutudla eh. Kaya sana, kahit kayo mismo, encouragement kayo sa akin, pag medyo nanghihina na ako, for example, nag-compromise na si pastor kasi pagod na, dula nyo, may pagkaibigan ang pastor sa mga gano'n. Para yan tayong ganyan. Huwag mo nang banatan yung mga ganyan, kasi gano'n. Sa halip na kayo yung, maso, sige, banatan mo pa yan. Dahil ng sogi na naman ngayon. Nagbabanta na naman. Pati yung bakuna, nagbabanta ngayon yan. As in, actually, yung iba sa inyo, hindi nyo nakikita lang yan. Kaya ako, panalangin lang, warning. Pero, lahat, kung saan tayo pupunta, doon tayo, ganun. Mangyayari at mangyayari yan. Kasi sabi ko na sa inyo, dati pa, naalala nyo. Hindi hinto yan eh, kasi nag-ano na sila dyan, nag-establish na sila, nag-invest na sila dyan. Ganun po ang labanan dyan. Pag nag-invest ka na dyan, di basta-basta kasi nag-usap na yung mga gumagawa ng batas, tsaka yung mga mag-i-invest, paano mo pipigilin yan? Di ba? So may kapangyarihan pa rin tayo, katulad niyang welga na yan, di ba? Ngayon lang nalalaman na kasi hindi pala planchado pa ngayon, magpapapogo yung mga senador eh. Sa bagay, ewan ko sino nagplano niya, no? Local lang ba, LTO lang ba, tsaka LTO? Hindi ko alam eh. Pero ngayon, bumibida yung mga senador. Hindi ngayon. Paano? Ilang taon na yan eh. Kasi nga, business yan. Andaan niya mga bata, kaya sinabi sa Bible yan. Ang sabi doon, 1 Timothy 6, 9 and 10. But he that will be rich, fall into temptation. Mga Kristiyano pa to ha. And into many foolish and hurtful lusts which draw men to perdition. Ha? Huh? Ano next? Tapos, for the love of money, diba? For the love of money is the root of all evil. Which while some coveted after have erred from the faith and pierced themselves too with many sorrows. Ang dami pong kumukunta dyan na iba sabi, hindi naman totoo yun na pera, pinanggagalingan na lahat ng evil. Pero maniwala ka, pag lumaki-laki ka, nalaman mo yan, naitindihan mo bakit si Raul o itong gato, may nagpatayan doon, ba't may mga bastusan doon. Pera, matetrace mo lagi sa pera, maniwala ka. Kaya kayo din, kaya nga mas maaga, sa hindi, lagi natin sinasabi sa inyo yan. Ngayon, ang maganda naman sa public space, kahit mga si Raulo, kunwari mabuti yan. Sa public space, ibig sabihin. Ang tawag pala dyan ngayon, yung virtue signaling, ang tawag pala ngayon dyan eh. Ibig sabihin, kunwari lang magaling, kunwari mabuti. Kasi sabihin nila, gusto nilang ma-perceive, maintindihan ng tao, nang kasi sila ay mabuti. So maganda yung para sa atin, kasi nga, kung nagkukunwari sila, di kasalanan nila yun. At magkahulihan, sila yung si Raulo. Pero, at least sa public space, kahit mga bata, alam nyo yung mabuti is, ayun yung makakabuti pa sa lahat. Okay, so medyo bilis lang yun. Kaya ba't ko nasabi lahat yun?
Yan, kasi kailangan, alam mo ang kalooban ng Diyos para hindi ka maliligaw. And then, medyo lumalim tayo, napunta naman dalawang week na focus kay Jesus, obviously. So, yung last thing, preeminence of Christ, the hope of glory, and then all the fullness of the Godhead. Kanina nabasa natin. Ibig sabihin, na kay Jesus na lahat-lahat. So, ngayon, part 2 ng Colossians 2, yung application. Eh, ano ngayon kung si Jesus lahat-lahat, pinakamatalino, pinakamagaling? Anong gagawin na natin? Ba't di pa bala patayin ng Diyos lahat ng loko-loko ngayon? Hindi pa time eh. Okay, di ba naisip nyo rin dyan? Eh kung gano'n naman pala, basta ba't di nalang patayin ito lahat? Lahat na lang, iligtas. Hindi gano'n ang plano ng Diyos, hindi yung gano'n ang style niya, hindi gano'n yung progression niyan. So, sa panahon natin ngayon, meron silang panahon na magloko-loko ngayon kahit kayo. No? Kaya susubukan tayo ng Panginoon, gano'n tayo katapat. Gano'n tayo katalino, gano'n tayo katapat sa Kanya, ipuperso ba natin yung balak ng Diyos sa atin. Amen? Mga bata, gano'n mo yan. Lahat ng pagdidesisyon, ginagawa nyo, maliit na pagdidesisyon, makinig kayo ngayon o hindi masyado, makakadagdag or makakabawas yan sa buhay nyo in the future. Amen? So, ako ngayon, ginagawa ko, talagang salamat, andito kayo. Pero gano'n pa rin, labanan ako, ramdam na ramdam ko. Kayo, ito, magtitino kaya to, makikinig kaya to. Yung iba nga, nawala na dito, kala mo, ano, amen ang amen. Parang, okay to ah. Totoo kaya yun? Eh, nasanay na ako sa ganyan eh. Kaya magpakatotoo kayo sa Panginoon. Amen? You owe it to yourself. At kayo din ang makapahama kung kukunwari lang kayo. Every word of God, kailangan seryosohin mo. Amen? Ganyan. Bakit sa mga pakikisama niyo sa mga kapatid? Hindi kayo pwede magkunwari diyan. Sabi nga lang sa church daw, maraming plastikan. Eh, siguro. Diba? Sabi ko nga sa inyo, sa church, andyan yung extreme eh. Pinakasira ulo, tsaka yung pinakamabuti. Andyan, nagasama yan. Okay yun, kasi magkakaalaman bandang uli. Andahan nyo yan. Saan ba? Matapunta ulo. Eh, tuloy natin. So, bilisan ko lang yung last week. Yun nga, nag-ano si Paul na pinapakita niya kung gaano sila concerned. Siya, kas concerned sa church. And then, yung ano yung ministry niya sa church. Medyo malalim din to, no? Yung mga bagay na tinuturo niya ngayon sa church, natutunan niya yon muna. Okay, and then treasures of wisdom and knowledge, and dyan yan. So, kahit po ginto nga, no? Alam niyo ba yung ginto, paano ginagawa ang ginto? Anong pinaka-precious na ba ngayon sa panahon natin? Ha? Diamond? Yung diamond ngayon, ginagawa na lang din eh. Pero precious pa rin yun, pero hindi na ganun ka dati. Kasi dati doon, nagpapatayan pa yan sa bandang Africa eh. Kasi may na, basta ang dami na huli. Nahukay na gito sa isang place. Kaya ang dami patayan doon. So, minopolize sila. Eh ngayon, nagagawa na pala yun. Niniwala ba kayo doon ng panahon namin? Wala eh. Anyway, ano pang mahalagang bagay? So, lahat siya minimina. Ginto, minimina. Minimina, hindi agad-agad, nakakamtan. So, ganun din po ang katalinuhan, ang wisdom. Amen? And, you know, hindi naman natututo niya. Isang taon ako sa church, hindi ako natututo eh. Ikaw baga sa nagmimina, baka ando ka pala sa preparation eh. Ganun talaga, mga bata, amen? Konti lang natututunan ko, pastor eh. Obe, salamat meron. Yung iba nga, hindi makapag-stay, hindi makalapit sa church. Naiumaano sa kanilang mahatak. Kasalanan yun. Nasusunog, napapaso. Salamat kung di kayo ganun. Amen? Amen. Sabihin, biyaya na ng Panginoon yun. So, tuloy-tuloy nyo na lang. Okay, and then, so yan, iminahin natin yung wisdom and knowledge parang treasure. And then, ito na, medyo may inalan daw, huwag kayo magpapaloko. At sinabi na dyan, talagang si Paul ay iniisip niya kung ano nangyari sa Colossian Church. Kahit siya'y balayo. And then, nabanggit dito mamaya, mababanggit ito later. Ah, nabanggit pala ito sa
Chapter 1, parang ganun din. Dapat ma-build up kayo, mag-ugat kayo. Okay, yung ibang tinanim natin doon, namatay na. Kasi nga, hindi nag-ugat eh. Ganyan din ang mga kayo, mga manampalataya. Pag andiyan kayo ngayon, eh malago, maraming tubig, masaya kayo ngayon sa church, wala kayong problema masyado, okay, okay lang. Pero habang dapat andiyan kayo, nag-uugat na kayo, natututo na kayo, nag-pray na kayo, nangingiyak sa Diyos ng wisdom, and then nagko-commit na rin kayo, hindi nyo kailangan commit lahat eh. Yung mga ganun, Lord, yung buong buhay ko, ibibigay ko sa'yo. Ganun-ganun pa eh. Kasi ibang false doctrine, ganun, sabi niya. Bigay mo sa Diyos ang buhay mo para maligtas ka. Maganda naman yun. Tanong, kaya mo ba? Okay, so mag-ugat mo kayo and then establish in the faith. Yun yung another way of saying that. Ibig sabihin, establish, hindi magalaw. Sa pananampalataya, ibig sabihin kasi, tunay yung pananampalataya mo, paugat ka ng paugat, natututo, tumitibay, at lumalago, parang business din yan. Alam niyo yung business? Ang hirap sa business, dapat kumikita rin. Pero hindi ka nang pwedeng maghahangad ka na sa umpisa pa lang kumita. So dapat, pag kumita ka lang, yung iba doon kasi, babalik mo sa puhunan eh. Kaya lang, gastusin mo lahat ngayon. Laki kinita ko ngayon ah, bukas. Naku, kailangan ko pala yung ginastos ko na. Parang ano yung ugat yan eh. Parang halaman. Hindi mo pwedeng bulaklak agad, bunga agad, wala ka pang ugat. Kaya hintayin mo lang, bahala, ano lang, unti-unti. Yung mga ugat na yan, kahit di nakikita yan, yun later, yung paghuhugutan mo na ang dapat mo, mga kailangan mo. So pag malalim na yung ugat, hindi na problema yung bunga para sa business, hindi na pwede. Automatic na yan kasi ma-establish na yung pangalan mo. Kilala ka na kahit sa career, ganun din. Oh, business, wala yan, sigurado yan, may bibili, kilala ka na eh. Amen? Ganun din sa kahit sa ano, mga bata, sa knowledge, sa, again, kahit sa relationship nyo. Pag kilala ka bata ka, matalino, mabait, pagkatiwalaan, isang lapit mo lang minsan. Sa ibang tao, kilala ko, sige, salamat. May ka ng tulong, hindi ka nagdakaw or something, di ba? So ito na, paulit-ulit po no, yung mga warning, no? Lagi sinasabi sa inyo sa pag-aaral, ang katotohanan, may lagi may kamalian. So kung gusto nyo maintindihan yan, alamin nyo rin yung mali, iwasan. Okay? Kaya sabi dito, isang mga iwasan natin, yung philosophy, vain deceit, walang kwenta, walang laman, na panluloko. Then dito tayo nagtaga last week, di ba? Kung naalala nyo rudiments, ito yung mga basic principles, na kung ano man yan. So dito, the rudiments of the world, sabihin, yung mga, may mga prinsipyo nila. So, for example, ang business sa labas, outside ng Christian world, lokohan lang yan. May konting magaling din, magaling. Pero yung lokohan sa kanila, automatic na yun. Hindi mo tatanong yun, ba't ka naluloko ng tao? Ha? Basic yun eh, parang ganun eh. Alam na yan. Alam na this. Di ba? Ay, bakit kaya yung ano ngayon? Ano naman current events na naman ngayon? Ano man yan, lahat po nang naalala sa gobyerno. Bakit kaya pinagbabawal yung mga jeep? Bakit kaya? Pera na naman yun. According to sa sinabi ng isang ano ha, sila din yung nagsusupply, tapos papautangin, tapos doon ako nangihina ako pag gano'n, sabi, i-subsidize ka naman namin eh. Sa amin ang galing yun eh. Yung pera na yun. Hindi dahil mabait yung politiko. So yung mga politiko, may subsidize, kinuha yung pera sa tax, tapos kausap niya rin yung supplier, edi puro papasok. Naintindihan niyo ba yan? Kumita siya dito kasi wala naman siyang ginastos eh. Automatic na yun sa tax ng tao. And then, kakausapin mo to, oh, pag nakabenta ka, exclusive yun eh. So, walang kalaban-laban yung mga ano. Anyway, ganyan po yan. So, yun ang rudiments of the world. Automatic na yun. Huwag na magtaka. Ang gabi, pastor, mag-ano tayo, rebelde. Gusto yung mag-rebelde? Sino gusto mag-rebelde? Ako, rebelde ako eh. Kaya sa tama, pag soul winner ka, rebelde ka eh. Natotoo lang. Pag tinuturo mo yung Bible, rebelde ka dyan sa mga yan. Yun ang tingin nila sa'yo.
pag nagtatanong ka, parang yan nga, sa yung Sunday natin, dami kong tanong eh. Napansin ko, parang umiiwas na eh. Eh, gusto ko malaman eh. Ay, ba't ka doon pupunta? Bakit hindi dito? Ilang taon ka na nag-aaral ng language na yan? Dami naman tanong nito, parang... Gusto yung mga isang bulahan lang eh. Hindi lahat ha, pero... Okay, naaral ko pa lang. So, ako gusto ko matanong kayo, amen? Ngayon, pag nasagot na, huwag naman ulit-ulit. Okay. And that after Christ. So, that after Christ tayo. And then, dito natapos last week. Bakit dapat ang Panginoon lagi inisip natin? Dapat lahat ng kilos natin after Christ. Ibig sabihin, laging dapat ma-please ang Panginoon. Bakit? Kasi sa Kanya lahat-lahat na nakikita at naninirahan ang buong kabuuan ng Diyos. So, pag gusto mo i-please si Jesus, nabi-please mo na ang Diyos. Pag humingi ka ng kay Jesus, alam mo yung suporta ng Diyos na sa'yo rin. Ay, marami akong mga kalaban pag ginawa ko yan, pag finish ko yan. Ah. Eh, suporta mo na sa Diyos din, nasa Kanya lahat-lahat yan. Matatakot ka ba? Yan. So, hindi rin dapat. So, ngayon, hindi tayo sa application. So, tapos na sa 10, no? So, kumpleto na tayo sa Kanya. Dahil siya ang head of all principality and power, sabihin sa Kanya na ang kapangyarihan. Ngayon, anong gagawin na natin? Ah, medyo mayroon pa palang sabit, no? Sabihin, in whom, yung in whom, si Jesus pa rin yan. Also, you are circumcised. So, ito, medyo doktrina muna tayo ulit, ha? Pag sinabing circumcised, tuli, okay, huwag kayong ano, ha? Pero, yan ang reality. So, naaaralan sa Bible yan, from the time of Abraham, tinutuli sila. Sino ba hindi nakakalam yung nagkasabi ko? Tuli. Basta yun na yun. Ha, inaalis yung parang balat sa mga lalaki lang yan, ha? So, nakantaka ako dati dyan. Anong ibig sabihin na? Tapos may mga loko-loko rin na sinasabi pa, ginagawa negative yung, kasi yung Diyos daw, parang bastos daw, parang ganun. Hindi ganun. Ah, yung sa lalaki kasi, alam niyo man, dyan ang gagaling yung mga anak, di ba? Hindi niyo po, sino hindi pa nakakalam nun? Okay, alam niyo na. Dyan yun. Pag walang lalaki at babae, walang anak. So, importante ba ang buhay? Well, of course. So, kung napahalaga natin ang buhay, papahalagan din natin yun. Okay? At kaya yung kabastusan, alam kaya sabi natin ito, kabastusan, nadidetermine mo dapat yung kabastusan, ito yung okay lang. Okay? Kasi pag again, pag under the confine of marriage, kung mag-asawa na yan, wala nang bastos dyan. Yun na yun. Amen? Diba? Ah, di ba naintindihan sinasabi ko, ah? Amen. So, yun, wala nang restriction dyan. Minsan nga, kayo pa yung tatanungin, di ba? Oh, ba't wala pa kayo anak? Bakit isa lang? Mga ganun eh. So, balik tayo sa circumcision. So, yan ay pinagutos ng Panginoon kay Abraham. And then later, sunod-sunod na yan, pinagutos sa lahat ng generation nila Abraham. Okay, at kasama tayo doon, pero ngayon, spiritual circumcision ang required sa atin. Yan ay kinalaman po sa kaligtasan ng kaluluwa. Tuloy natin, ha? Eh, sinasabi ko, di ba? In whom also you are circumcised. So, lahat na ng Kristiyano, natuli. Pati babae. Kaso, spiritual ang pinag-uusapan na natin ngayon. Ha? So, kasi dyan sabi, without a circumcision made without hands. So, paano ka tutuliin ang hindi ginamita ng kamay? Kasi nga, hindi naman physical ang pinag-uusapan ngayon. Ito, ano? In putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ. So, kailan ka ba tinuli ni Jesus? Pag nanampalataya ka sa kanya, nalilinis ka. Isa po yan sa mga karakteristik niyang pagtutuli na yan. Nalilinis. Okay? And then yan, kaya tayo ngayon, hindi tayo legalistic dyan na kailangan ka siya tuli ka in the flesh. Pero, kasi nasabi ko sa mga lalaki, maganda yun. Kumpara mo sa hindi. Okay? Malinis tingnan. Okay? At talagang malinis po. May study na ginawa dyan, okay? Na mas madalas magkasakit yung wala, hindi ganun. Okay? Okay, and putting off the body, yan, yun na yun, sinabi ko. So, ngayon, so, bakit natin alam na may kinalaman sa kaligtasan niya? Kasi dito, sa mga susunod na, doon kasi ni mamaya, maghahalo yan, no? After mong maligtas, and then, magliligod ka sa Diyos.
Ito na, yung binabanggit sa, kung naalala nyo sa Romans 6, yung laging binabanggit pag minabaptize tayo, ang sinasabi ni Pastor, buried by baptism, the likeness of death, raised up in the likeness of resurrection, to walk in newness of life. Okay, parang yun kasi yung pinakasama rin nun eh. Kung ligtas ka na, hindi ka na kailangan mag-baptize ng tubig, pero mag-baptize ka ng tubig, parang napipicture ngayon, natutupad sa'yo yung kaligtasan din ng kaluluwa. Okay, yung picture lang yun. So, kung ikaw ay, sabi dito, kung ikaw ay binaptize, okay, hindi yung tubig ha, yung kaligtasan, para ka daw si Panginoong Jesus ay siya ay lilibing. So, patay po siya, sin patay. Importante yan. So, siya ay lilibing. Para daw tayong ganun, kasama daw tayo ni Jesus nung tayo na-baptize, nung siya ay lilibing. Wherein ye also are risen with Him. So, nung picture naman na siya ay na-resurrect na ba tayo? Hindi pa, pero yung binaptize ka tayo, pinipicture yun. Okay? Inahilan tulad. So, kung ikaw ay ligtas na, hindi ka na mamatay, hindi parang na-resurrect ka na rin. Ang pagkakaiba lang kay Jesus, of course, sa kanya bodily resurrection na, naghalo na yung kaluluwa at spirito at glorified body na ngayon, hindi na mamatay even yung kanyang katawan. So, tayo later pa yun. Okay? So, tingnan niya, through faith. Ibig sabihin, doon ang palataya ka lang. Nangyari na lahat sa iyo to. Okay? Makinig kayo, ha? Of the operation of God. Ano yung operation? Sinong doktor dito? Magdo-doktor? Kahit anong, ano, may operation. Sabi, operation. Ibig sabihin, ito na yung pagkilos, paggawa. So, sinong gumawa sa kaligtasan natin? Ang Panginoon. So, siya naghanda. And then, siya rin nagligtas sa atin. Who had raised Him from the dead? Ayan. So, ang Panginoon nag-resurrect sa kanya, ganun din ang gagawin niya sa atin. So, ito, binabalik lang po ni Paul, pinapaalala niya, kaya nga ang ganda nito. Kung mali yung kaligtasan niya, for example, makikita niyo ngayon, ay, hindi pa pala, kailangan pong magtanong kayo, ay, Pastor, amen? Parang, Pastor, hindi ko, parang ligtas ba ako? Hindi, parang dinidiscuss yung hindi ako makarelate. Kung hindi ka makarelate dito, baka hindi pa nga. Okay? Anyway, itong nga ito, binabalik-tanawan lang ni Paul. Ngayon, habang inaaral natin ito, binabalik-tanawan lang din natin kung ano yung nangyari sa atin. Tayo naligtas. Okay? So, yan ha. So, ngayon, dati daw, ikaw ay patay sa iyong mga kasalanan. And the uncircumcision of your flesh. So, pinahalin tulad isang katawan na patay at hindi patuli. So, dalawa agad, pinaparallel niya lang. Anong pagkakaiba nung dito li sa patay? Marumi. Ano, patay, walang nagagawa. Hindi malinis. Okay? Anong ginawa sa'yo nung naligtas ka? Ikaw ay binuhay magmuli. Pag sinabing quicken, ay binuhay. Okay? Together with Him, having forgiven you all trespasses. So, hinahalo niya, no? Nung ikaw ay naligtas, sabay po yun. Ikaw ay pinatawad na. Kailan nangyari yun, Pastor? Kung ligtas ka, alam mo yan, di ba? Humingi ka ng tawad sa Panginoon and then tumanggap ka, sabi niya, pinatawag ka, anak ka na ng Diyos. So, pinatawad na lahat yun. Even yung mga gagawin mo pa. Ibig sabihin, gagawa ako, papaluin ka niya. Pero pinatawag ka, anak ka na ng Diyos eh. Inangkin ka niya sa kanya at kung magkasala ka, palo ka. So, in effect, ibig sabihin, nung kahit yung magagawa mo in the future na kasalanan, pinatawad na yun. Okay? So, para tayo nag-reveal lang dito eh. Ano pa? Ano pa yung nakapaloob doon sa kaligtasan? Okay, ang dami, no? Another thing is yung blotting out. Pag sinabing blotting out, lalo dati kasi ngayon, wala pang tablet sa ano dati. Dati, ganyan lang, sulat. So, pag nagkamali ka, anong gagawin mo? Wala pang ano dati. Touch and go, tawag namin. Walang correction ink mo dati. Wala pang ano. Hinagawa lang nila, pwede bang tanggalin yon? Hindi, ginaano lang. Ine-erase, okay? Doon pag Bible yon, ang ginagawa doon nila, binabao nila. Yung napinod natin last time, okay? So, dapat walang mali. Pero sa ibang bagay, yung mga batas, binubura. Kahit ngayon, pwede yan. Inipirmahan lang. Okay? So, ano daw ginawa ng Panginoon? Isa sa mga ginawa niya, nabanggit natin kanina, pinatawad tayo, binuhay tayo magmuli, parang tinuli yung ating laman, hindi laman, yung ating puso.
Sabi dyan, blotting out the handwriting of ordinances. Pag sinabi ordinance, ay parang batas. Pero hindi lahat, ha? Sabi dyan, that was against us. So may mga batas po kasi na laban sa atin, katulad nung huwag kang papatay. Maganda naman yung para hindi pumatay lahat, kaya lahat tayo nakapatay. Sabi, pag nagalit ka ng nagalit ka sa tao walang dahilan, pinatay mo na siya, di ba? You're a murderer. Ganun din yung, ang dami yan, lahat ng kasalanan, may don't commit adultery, sabi. May kaso, pag tumingin ka raw ng may pagganaan sa ibang babae, may nag-adultery ka na. So ngayon, lahat, magsinungaling, huwag ka magsinungaling, ano pa, galangin mo tatay, nanay mo, ano pa, ano bang hindi mo kinumit, ano bang, lahat siyang, ano, transgress mo halos. Hindi lang yung masyadong, ano, pero still, yung mga batas pa lang yun, laban sa atin yun, yun ang maglalagay ngayon sa atin sa impyerno. Eh, paano yan? So, ginawa daw ng Diyos, parang inalis niya yun. Diba? May magandang mga illustration dyan eh. Parang, lagi siya sabi yung sa soul winning. Ang dahil pwedeng illustration eh. Napakarami nga eh. Pero yung sa akin lang, pag may utang ako, kailangan kong makulong, kasi nagkasala ako, eh may ibang nagbayad ngayon sa'yo. Siya yung nagbayad, ikaw yung maatraso. Kulong ka na talaga eh. Eh kaso may nagbayad nga. O paano yan? Parang, hindi yung usual na gagawin ng ibang tao pag kasalanan mo yan. Bahala kang mamatay, bahala kang makulong, ikaw. Eh may nang himasok, anong mangyayari? Kahit nakalagay doon, oh, guilty! Kulong! Ay, sandali lang po, bayaran ko na lang yung utang niya, ano ba yan? Kasi, ano ay ko dito? Tapon yun. May iba naman, babagwin ng konti. May nangyari, nakapagbayad, ganyan-ganyan. So, ganun ang ginawa ng Panginoon. Eh. Lahat tayo dapat sa impyerno, kaso, burado. Bayad na yan. Okay? So, sabi nyo, took it out of the way. So, kung ito din papunta sa langit, nako, nakaharang, yung mga kasalano, patay, anong gagawin ko dito? Wala. Inalis ng Diyos. Anong ginawa niya? Ipinako niya sa krus. Ano yung sabihin doon? Kasi yung baliwala na parang namatay ng kasama niya. Ang galing na Panginoon, no? So, ito na. Mamaya pa yan. Parang kulang pa yung pagkakasabi ko eh. Parang yung cross po, yung picture po yan ng niya, kamatayan, parusa, at talagang permanente. Pag pinako sa cross, bukod sa ikaw ay kinundem, hindi ka na pwede mag-apila doon. Magandong ka na. Diba? O hindi, walang kasalanan niya. Wala na eh. Nakapako na. Pero, yun, inalis ng Panginoon yun. Amen? Na-appreciate nyo ba yun? Ligtas ka na ba? Amen. Paano nangyari yun? Diba? Ang galing ng Panginoon. Siya yung kasi yung nagbayad. Amen? Sa cross, sa impyerno, and then siya yung nabuhay magmuli. Ngayon, ito na. Ito, mahirap intindihin pag unang base. Kaya pakibasa niyo po. Ready, go. Okay, so ano yung spoiling? Ano yung spoil? Verb. In-spoil niya. Ano yung sabihin ng spoil? Sinira. Iba yun eh. Ginawa. Sa Bible, sa King James kasi, yung pag-spoil, madalas yan nabanggit saan? Sa battle, pag natalo kasi sino mag-spoil? Yung nanalo, diba? So ano yung spoil ngayon? Kinuha. Okay? Pero yung sabihin na spoiled principalities and power. So, kinuha niya. Siya yung panalo. Ubos si Satanas. Ubos yung mga kalaban niya. Papatay ka namin. Nabuhay muli. Ano? Patayin mo ulit. Wala na. Ibig sabihin nun, kaya dyan sa bandang huli, triumphing. Ibig sabihin, alam yung triumph, di ba? Ibig sabihin, nanalo siya. May labanan, and then nanalo. Pag nanalo ka, victory, uy, ano na kayo ngayon? Loser, di ba? Siya yung panalo. Pero gusto ko yung nasa gitna, nasabi dyan, he made a show of them openly. Pakinggan nyo po, ibig sabihin, parang, huwag naman mayabang ha, pero, ang Panginoon kasi maganda yung pagkakapanalo niya eh. Medyo ihalin tulad ko lang sa konting, ano ha, carnal na illustration. So, nakita nyo naman, di ba, yung mga basketball player pag nanalo.
Kaya minsan nakashoot lang, di ba? Ganun-ganun pa yun. No? Kasi, nakapwes ka sa akin. Nabantayan mo yan. Tapos na, inilag pa, pasok. Wow, galing, di ba? Ngayon, nagyayabang sila. Lalo pa, tapos i-compile pa yan. Tapos mag-abide pa yun ng ano. Oh, nanalo kami, ganyan-ganyan. Ba't nila ginagawa yun? Show off. No, yung nasabi ko na, walang kwenta sa kanila kasi basketball lang yun. Pero ang Panginoon, yun ang maganda. Hindi masama sa kanya yun eh. Pag sinabing, Panginoon, nanalo! Talo na si Tanas! Gusto tayong gawin, dalin sa impyerno ngayon, ano na? Ngayon, may ibang pumupunta sa impyerno, pero yung mga, again, yung mga na-solve natin, ano, konting soul winning lang dyan, sabi, panalangin, pwedeng maligtas yan. Kaya wala silang panama, actually, ang kalaban. So parang dinisplay niya pa yan, sabi, pinakita niya openly. Ang gospel po, pinisto kahit saang lugar. Kahit yung iba gustong pigilan, hindi nila mapigilan. Kaya po yung mga Muslim. But yung ibang Muslim, pinapayagan yung Christianity, pero in a way, ayaw. Napansin nyo ba yung medyo awkward, di ba? Ako, naisip ko lagi yun eh. Yung pag mga policy ng mga bansa, lahat po yung pinag-uusap, pinagdidebatehan yan. Papasukin ba natin yan o hindi? Eh, ang tagal na panahon na yan. So, ano sa palagay nyo? Kaya ang ginagawa ng iba, pinapasok, ano lang yung pakitan tao lang. Sa mga Muslim na pagiging Muslim ka, ano kayo, insecure ka, totoo lang sa mga Kristiyano. Kasi alam mo, mali sa'yo, diba? Tapos sila yung pinagpala ng Diyos, ikaw, tapos ikaw, naikisakay ka nga, yung mga Muslim, naikisakay sa Christianity, eh. Nainiwala na kunwari kay Jesus, diba? Ganyan. Nakakawa yung posisyon nila, tayo matapang eh. Diba? Kung ayaw nyo, di ayaw nyo, pero tama ba yung sa inyo? Kaya ganun po ang Christianity, matapang po tayo. Kaya pagpupunta tayo, katulad na, di ba, gusto winning tayo, eh, iglesia po ako eh. So, ayaw mo, siyempre, hindi ka tayo pilitin, pero pakinggan mo ako, parang pag kinumpronta mo ng gospel yan, takot na agad yan eh. Amen? Again, alamin nyo yung gospel na pinipreach nyo, yun lang. Kasi pag hindi mo alam, meron din mga style yan. Pero pag alam mo na to, hindi ka takot. Anong kakatakot mo? Ang Panginoon, pinatay, buling na buhay. Ano pa? Si Muhammad, patay pa rin. No, parang may kwento sila nga atang, ano, pero hindi rin. Sinundo daw ng ano, ewan ko. Anyway, so yun po, yun lang yun. Sabihin, talagang nanalo siya. So lahat ng premyo sa kanya yun. Nispoil niya yun. Yung kataasan, yung power sa kanya yun. Tapos pinakita niya pa, nag-triumph siya. Ngayon, ito na yung application from 16 onwards. Anong gagawin mo na ngayon? Karamihan sa atin dito, mga mahihain eh. Ito, mahihain. Mahihain ka ba? Ito, medyo rin. Ito, lalo na to. Nag-preach nung Sunday. Preacher, dapat matapang. Oh. Panoorin mo sa YouTube, ha? Ano pa? Ito, mahihain din sa ibang bagay. Ito din. Lahat naman tayo, okay lang yon, kasi nga, hindi natin sa ibang bagay. Pero, may mga bagay hindi ka dapat kakahiya. Ngayon, ito, medyo may background to, ha? Kasi mga Hudyo po. Okay. Na, paibasa niyo po. Ready, go. Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holy day, or of the new moon, or of the Sabbath day. Okay lang, minista po ako. Listen, eh. So, ang background po actually ito, ganito. Ang pinakamatinding kalaban nila, nung panahon nila, sino? Anong klaseng tao? Mga Hudyo, di ba? So, applicable doon sa ibang tao, pero especially sa mga Hudyo. Kasi ito po, ginagawa sa kanila ngayon, o sige, hindi namin kayo usigin na, kasi minsan wala rin naman silang karapatan na usigin yung mga Kristiyano, pero minsan inuusig nila. Sa mga style po niyan, kahit ngayon po, tinitira lahat ng doktrina natin yan, alam nyo ba yon? Mga Hudyo, kaya kailan lang, may na-encounter, hindi ako na-encounter, pero hindi directly, pero may sinasabi yung, yun nga, iba nga yung gospel daw ni Paul, iba yung gospel ng mga apostol, iba yung gospel ng Hudyo. Ganun, binababoy po tayo, nililito yung mga tao.
So dito muna tayo, balik tayo dito. Isa sa mga ginagawa mo dyan, yung mga holiday, meat, pag sinabi meat, pagkain, at inumin. At new moon, mga kung ano-anong kaganapan sa heavenly bodies, and then Sabbath day. Natawa ako kanina ng dati kong friend ko kasi ito, sabi niya, Mormon eh. Happy Sabbath day! Pero Linggo. Yung mga Katoliko, ganun din po yan. Ginawa kasi ng Pope yan, Sabbath daw ng Kristiyano, Linggo. So, Sabado nga, Sabbath eh. Ang Linggo, first day. So, anyway, kasi nasabi niya ngayon dito, dahil ang Panginoon ang pinaka, malakas, mga pangyarihan, nanalo siya sa lahat ng kalaban niya, isa mga dapat na hundahan gagawin, huwag na tayong maghusga sa mga anong kinalaman nun. Kasi nga, imsi, baliwala na sa kanya lahat yan, lalo yung mga Hudyo, yung pangunta ng Hudyo sa atin. Uy, umakain ka ng baboy, ano yan? Wala na yun. Natalo na yun, wala nang kwenta yun. Hindi na yun, nina-enforce sa mga Kristiyano. Uy, ba't di kayo umiinom ng ganyan-ganyan? Uy, may holiday, Shabbat Shalom ngayon. Mga ganyan. Bakit kayo, ba't Linggo? Dapat Sabado. Ibig sabihin, huwag na kayo magpa-under doon. Kasi yun ang panahon nila, marami nga mga Kristiyano, dating Hudyo. So, nag-mix up sila sa utak nila. Kaya sinasabi dito, ang Panginoon na ang Panginoon, alimutan nyo na yung mga bagay na hindi na nireinforce sa New Testament. Okay, holiday, and then new moon, kung ano man yan. Alam ko, ganun nga yung mga, kahit mga Hudyo, Katolik, tumitingin niya sa buwan eh. Anong buwan ba ngayon? Ay, galit ang Diyos. Ay, patayan Diyos. Ay. Sabi, respect of holiday, sabihin, hindi na ganun sa ating ka, ano yun. Pinag-aaralan na lang natin para i-apply natin sa ibang bagay, pero hindi tayo tipong kailangan, Linggo ngayon, Sabado ngayon, walang trabaho, hindi tayo ganun. Ito na, yung inulit sa Hebrews po, no? Lagi natin binabanggit. Bakit na nasa hindi susundin? Nasa Bible yun eh. Yeah, ganyan yung mga banat niya, yung mga Sabadista, yung mga iglesia ni Manalo, ganun yan. Sabi lang, eh, ba't kayo kumakain ng baboy? Sinabi sa Diyos, sinabi ng Diyos, huwag kakain eh. Eh, pag hindi wala yung Bible, huwag na tayo. Mali pala tayo, mali pala yung Baptist. Hindi mo alam, sinagot na yun. Ito, isa sa mga sagot. Yung mga ceremonial laws, sabihin ko na sa inyo, ang tawag dyan, ceremonial laws, sa pagkain, sa mga holiday, sa mga, ano may namagin dyan? Pagkain, inumin, lahat yan, baliwala na sa panahon natin ngayon, mga Kristiyano sa New Testament. Okay? May aral tayo madederive dyan, pero hindi yung carnal at legalistic na pagtupad niya. Ay, kakain ng baboy kasi madumi yan. Kahit nila, kahit niluto na, ha, madumi pa rin yun. Sige nga. Wala nang ganun, okay? Kaya sabi dyan, yun ay shadow of things to come. So, yung shadow ba ay totoo? Ngayon, nakita ko yung anino ni Christian. Si Christian ba yung anino? Pero ano si Christian? Pag nakita ko yung anino ni Christian, dun siya. Pero hindi siya yung anino. So, may kinalaman din. Di ba? Pag nakita yung anino, darating yung may anino. So, ganun doon pala yung mga batas ng Old Testament. Shadow of things to come. May mga darating na bagay, pero pinaunahan lang ng mga batas na ceremonial law. Kaya, nung bawal sa kanila yung pagkain ng ganyan, may darating pa na mas importante na tamang interpretation sa salita ng Diyos. Hindi nyo ba yun? Medyo wala rin tayo ngayon, ano mga maganda illustration dyan. At tulad nga, ano mga pinapatay na lang na ano, ba't pinapatay yung baka? Ay, baka tuloy. Oh, iba yung mga baka din, di ba? Ano pinapatay? May kambing, madalas yung sheep, yung lamb. Ba't pinapatay yun? Nagtanong ba sila nun? Siguro, yung iba magtatanong, magbata ka, curious ka, magtatanong ka eh. Ba't pinapatay? Eh, paano mapapatawad tayo? Eh, pinatay yung ano, paano tayo napatawad, no? Kung nag-iisip ka, iisip mo yun eh. At ngayon, sinagot yun sa New Testament, hindi pala siya pinapatay yung mga tupa para patawarin tayo dahil pinatay yung tupa. Ano yung sagot doon pala? Si Jesus pala yun. Later, si Jesus yung totoo, ito yung ano, yung mga shadow of things to come. Sample lang ko lang kayo. Yung pinapatay yung tupa. Hindi pa yun yung totoo. Pero meron yung fino-foreshadow. Okay? Ano yung fino-foreshadow nung pinapatay yung tupa? Yung later, papatayin si Jesus.
So, pinapatay yung tupa, pinapatay si Jesus dito para sa kasalanan natin. Yung tupa daw, pag pinatay, mapatawad yung kasalanan daw natin. Pero hindi yun yung eksaktong-eksaktong katotohanan. Shadow nga lang kasi. So, ngayon, yung tupa yung totoo, si Jesus, nung pinatay para sa atin, yun tayo pinatawad. Amen? Ano pa? Yung mga paglilinis-linis. Oh, ano pa yan? Yung mga sinusunog pa yung mga ano, susunugin na offering. Meron dito ang kinalaman din yun. Okay? So sana nakuha nyo yun. Ha? Medyo wala tayong time. Pero yun yun. Okay? Kaya natin pag-aralan forever yan. Pero yun yun. Basta, again, ulitin ko lang ano yung mga hindi na exactly sina ina-apply sa mga New Testament. Yung kahit yung pagtutuloy na physical, hindi na kailangan yun. Hindi yun hindi required yun. Okay? And then yung tupa, wala na yan. Temple, na physical temple, wala na yun. And then yung mga holiday. Ngayon, ito na yung pinaka-application. Tapusin po natin ito ngayon. Let no man, so ngayon, wag wala, kahit yung title natin, let no man beguile you of your reward. Kasi talagang may mga nanluloko. Ngayon po, kailan lang, may sinabihan ako, buti, hindi naman... Kasi nga, bata pa yun, tsaka mukhang okay yung attitude niya. Sabi ko, mali yan. Kasi, minsan tayo kasi, ano lang tayo, pag may nakita tayong quote, Christian ka mo, i-share mo na. Hindi mo binasa ng gusto. Diba? Kasi sabi siya, para maligtas ka, manampalataya ka sa Panginoong Jesus. Tama naman, kasi dadagdagan yun, bandang muli. Basahin mo rin. Okay? Kaya, again, ang tinutukoy lalo dito yung mga Hudyo, ha? Kung sabi, huwag kayong papaloko! Let no man beguile you of your reward. Ano yung ginagawa nila? Ito, medyo malalim na naman eh. Ano yung sample ng ginagawa nila na iwasan natin? Iisa-isay natin ito hanggang matapos. Ito na, ha? Ano yung ginagawa nila dapat natin iwasan? Kasi ngayon, yun yan, alam mo, dami kasi ngayon, usong-usong ngayon, mga revival, kunwari. Nandiyan pa yung sabay, Shiner, 1,000 shares. Mga ganun-ganun, na revival daw sila, iyak-iyak. Meron daw service na hindi matapos, tuloy-tuloy lang sila, revival daw. Hindi naman tama yung doktrina nila, tsaka hindi yung biblical revival. Okay? So ngayon, isa-isay natin, hanggang matapos po ito, ito. Ano yung ginagawa nila para manloko? In a voluntary humility. Ano sabi? Anong ibig sabihin ng humility? Humble ka, ibig sabihin, hindi ka mayabang. Eh, paano sabihin ng voluntary humility? Ano yun? Parang binanggit ko kanina, yung ito, virtual, virtue signaling, yung tawag yung sa panahon natin ngayon. Ibig sabihin, pinapakita mo lang sa tao na mabait ka. Pero actually, hindi. Mabuti ka. Pinapakita, pakitang tao. So, kung sinabing voluntary humility, kunwari lang, kunwari lang, ano magagawin ko? Lalo yung mga, tawag dito, mga celebrity yan, magagaling sa ganyan yan. Eh, ikaw naman, ikaw, totoong Kristiyano ka, wala namang nakakita sa'yo. Okay lang yun. Eh, bakit pag mga celebrity, sila yung pipicture dyan? Ngayon, dati sa TV, ngayon sa Facebook, di ba? Mag-iingat kayo sa mga taong kunwari humble. Okay? At ayan, madalas nga yung paglaban sa mga bakla, di ba? Alam mong sasabihin nila gasan, eh dapat ano, kaawaan mo sila, share mo yung gospel sa kanila. In a way, tama, pero alam naman natin, special case kasi yung mga sodomites. Okay? Iba yung case yun eh. So yung iba dyan, tiyatsaga natin yan. Wala silang katapatan sa atin magsabi ng, eh, napakahambog mo naman. Hindi nila yung ginagawa natin. Amen? So, mag-ingat kayo, number one, sa mga kunwaring humble, pero hindi. Pangalawa, and worship yung angels. Yan. Sinasama ba yung angel? Kahit po sa mga pastor, nakakita ba kayo ng ano, katulad niya, pag may medyo na ano mo lang, nasagi mo lang, na parang may mali yung pastor, for example. Naku, titirahin ka ng iba, ganun. Kasi parang sinasamba nila yung pastor nila eh. Ay, sinabi, parang pinapalawa, basta mali siya. Ah, banatang ngayon, naranasan ko yan. Talagang, wala na, hindi na nagpapaliwanag, talagang parang mga asong ano na lang. Tawag ko dyan, attack dog eh. Oo, kasi, nung sinabihan ko lang isa, nagtawag ba naman? As in, nagtawag. Alam niyo yung, di ba? Tinatag. Kasi alam niya, mali na siya, hindi mo siya makapagpaliwanag. Oh, uy, tulungan niyo ako dito. Di sinabi tulungan, pero, maya-maya, mga siraulo, mga bastos. As in, literal.
Para lang maasal ka at yung ibang tao maano sa'yo. Ganyan yan. Kaya wag nyo sasambay na. Kaya nga, ako inuunahan ko na kayo eh. Kasi talagang nangyayari yun na, observahan ko yun eh. So ano yung mga inaiwasan natin? Ako na yung mismo umiiwas. Amen? Hindi ako nagpapaano dito. May mga style yan. Hindi naman yung mahirap eh. Kitang-kita mo na yan eh. Mari yung tagal tayo ng konti, okay lang. Sample lang ako kayo. Kasi nga, yung iba, paano ba sino bang uso ngayon? Napansin ko ngayon, nauuso na naman si Liza, di ba? Liza, feeling ko, ano yan, nag-reconcile sa mga bakalang ano yan. Ganun lang yun kasi parang naano siya dati. Ha? Liza. Ah, Liza ba yun? Wala akong alam. Liza akong alam. Anyway, napansin ko ngayon siya yung laging... Ba't ganun? Kala ko siya yung darnay, pero hindi pala. O siguro, malamang. Ewan ko, ano nga sa kanila. So, paano ba siya pasabihin ng tao? Paano masabing, ito ang pinakamaganda, pinakamagaling? Simple lang. Lagi mong ilagay yung mukha niya doon. Di ba? Ganon din sa mga pasto. Pag sinabi mo ka na, si Pasto Ace, ay napaka-godly, ganyan. Oh. Pag lagi narinig ng mga tao yon, kasi papatuyo ako dito, ganon yung nangyari doon sa ano, talaga ramdam ko yun eh. Hindi sinabi sa amin yung, ano, yung agenda ng meeting, kaya yung ano, yung pala service pala, di nagulat kayo, service pala to. Hindi ko sabihin, mamaya pa tayo uwi. But anyway, may pinatayo doon na nagkwento tungkol doon sa pinapasto. Wala naman, hindi mo alam yun. Siyempre, ikaw nagpatayo doon na talagang mabubulaklak yung mga ano. Kaya kung ikaw, baguhan ka, ay, talagang godly siguro. Ah, tinulungan pala doon. Pag next time naman, Hindi kayo nakaka-relate kasi hindi nyo naman nakita. Pero kaya nga sinasabi ko sa inyo, mag-ingat kayo. Amen? Pag si Pastor Ace dito, sige, pag birthday ko, ganyan-ganyan, ha? At luload kayo sa akin, ha? Binabastos nyo ako minsan dito, eh, di ba? Walang problema kasi nga, gusto kong gagalangin nyo ako dahil yun sa pangunawa nyo, appreciation nyo sa ginagawa ko. Hindi yung gagamitan ko kayo ng ano, witchcraft. Pastor Ace, ganyan. Worshiping of angels, intruding into those things which he had not seen. Parang sinabi rin niya sa ibang lugar, si Paul. Hindi naman ginawa sa'yo ng Panginoon yun. Sinasabi mo, ginawa sa'yo ng Panginoon. Huwag mong panghimasukan pag sinabi intruding, pinanghimasukan. Kaya yung mga Pentecostal, napakinigyan ang magandang example dyan eh. Gusto mo sumikat pag Pentecostal ka? Naisip, mag-aano. Siyempre, ako naman next na magsasalita. O sige, ano sasabihin mo? Dapat ano, something ano, ang tawag doon, something spectacular. Kasi nakita mo Diyos, mga ganun, napanaginipan mo, at nakita mo yun sa impyerno, nakapunta ka impyerno, nakalis ka doon, dapat ganun ha. Mahilig ganun yung mga yan eh. Kaya bihira, karamihan dyan, mga magaling magsalita. So, wag mong panghihimasuka yan. Amen? Kaya kasi unahan ko na kayo eh. Kaya maganda naman sa inyo dito kasi naalagaan kayo. Wala sana ng ganun sa inyo kahit ako. Kasi Brother James. Alam nyo, si Pastor Ace. Spare me. Kaya yung totoo lang. Okay yan, diba? Sabi sa inyo, preach kayo, testimony, iwasan nyo yung dito to. At saka wag na rin kayo manood kasi ng mga anong CCF na yan. Huwag nyo manood. Basta spiritual, pag nasa labos kayo ng church na to, puro sipag na lang kayo, aral, sipag, spiritual dito. Amen? Okay. Ay, may revival doon, mapanood ko nga yun. Okay, tuloy natin to. Ano pa? Ilangin na, including to those things which I have not seen, ito daw yung mga tao na wala naman siya nakita, wala naman siya natutunan, pero, huy, may sinasabi siya. Ito na, yung ispa. Vainly puff up in his fleshly mind. Ano sabihin nun? Ibig sabihin, ang yabang at ang pinanggagalingan lang pala nung pinagsasabi niya, imagination niya lang. Ibig sabihin, hindi galing sa Diyos. Kaya may sinabi fleshly dyan. Ibig sabihin, hindi galing sa Diyos. Ibig sabihin kasi,
alam niyo na may mga iniisip natin, minsan ang hirap i... ang hirap distinguish minsan yung sa Diyos talaga tsaka yung sa tao lang. Kaya mamaya, mababanggit natin yung mga sa tao lang dito ulit eh. So, ganyan. Kaya nabanggit natin mga Pentecostal kasi mahilig sila dyan. Pero kahit Baptist po, wag kayong mapayag na basta ninable nila yung sarili ng Baptist, okay na. Kasi sa panahon natin ngayon, hindi na rin mahirap yan. Amen? Parang yung si ano dito, naasar ako dun eh. Nabanggit ko sa inyo, di ba? Hindi ito daw. Pag tinanong siya ng mga bata, mga may baysa pa, Baptist din daw siya. Obviously, hindi. Sa Amado. Asal ako dito. Kasi dati, ano na ako doon, ramdam ko na yun eh. Mga Pentecostal kasi ganyan. Eh kaso, kaibigan, okay lang. Ngayon nagkakaalaman sa ministry, nung loko-loko. Sabihin mo, Baptist ka, hindi ka lang Baptist. Okay. Ano pa? Fleshly mind. So, sana nakuha natin yung isang nagyayabang, kinausap ako ng Panginoon. Wag, okay. Pag di nyo nakita, tanungin mo agad. Huwag kang madaling magpabola. Kaya nga, yun, yung missionary, tinanong ko yun eh. Sabi ko kay Pastor June, baka naman di King James yan, King James ba yan? Ay, sandali lang, di ko pa natanong eh. Sa kanya lang tinanong. Pastor, usual na sa atin da, kasi hindi ako nagugulat talaga. Sa panahon natin kahit Baptist ngayon, hindi ka dapat magtiwala agad. Okay? Eh nagulat na lang ako eh, kasi sinabi, oh punta kami dyan ha. Wala kami mapupuntaan eh. Alam ka na humindi ka pa doon. Kaibigan mo rin yun. Amen? So intindihin nyo na lang ha. Okay. Asa na ba tayo? Ito na. Ang dami pa nito. Not holding the head. Sino yung head? Sino yung head? Sinabi sa ibang place, di ba? Nakalimutan ko tuloy. Kanina lang nireview ko eh. Si Jesus, di ba? Tayo members ng church, ang head si Jesus Christ. Dalawang beses sinabi sa Romans ata. Tama, sa Romans 12, sa 1 Corinthians 12. Yun, alala ko na. So ngayon nga dito, hindi na binanggit. Pero alam na kasi natin yung sinong head? Si Jesus. So, ang sabi ng not holding the head. Pag sinabi holding is, siya yung pinapanatili mo, pwedeng paniniwalaan mo, pinapanatili at tinataas. Pwede ganun yun. Pag sinabi pag-holding. Another meaning yan. So, pag sinabi yan, not holding the head, ibig sabihin, wala silang pakialam kay Jesus. Ginagamit lang nila. Pag sinabi mo kasi siya ang Panginoon, siya ang masusunod, tapos hindi mo sinusunod, ano yung sabihin nun? Hindi mo talaga siya hinuhold as a head. Ginagamit mo lang siya. Naintindihan niyo ba yun? Para yung politiko ngayon, madalas mabanggit, marinig mo sa mga sinasabi nila, kapayapaan, paglilingkod sa mga tao, ganyan yung madalas marinig sa kanila. Pero pag tinignan mo, hindi na talaga naglilingkod sa tao to eh. So kaya iwasan yun. Again, ha? So medyo may description lang dito, Panginoon. From which all the body and joints and bands having nourishment ministered and knit together increased with the increase of God. So, ano lang po yun? Description again yun sa church. Okay? Yung sinabing bands. Ano yung joints, bands? Parang katawan, di ba? Tayo lahat yan, hindi na pwedeng nakahiwala yung kamay mo. So, may nagjo-join dyan, lahat siya member ng katawan ko. Kahit yan, buto, muscle, nagjo-join yan eh. Sino nagjo-join dyan? Ang Diyos. Lalo, ganun din ang church. Yung mga legitimate church ha, yung ibang church kasi gano'n, invite-invite, tapos mag-uusap din yung mga leader, gagawin natin dito, basta ganyan, mayroon tayong programa, ganyan, at magaganyan, ganyan. Pero yung mga member, hindi talaga member, yung iba, walang alam eh. Yung iba, hindi nga ligtas. Yung iba, andun lang for whatever reason, yung iba, alis-alis, balik-alis, balik. Kahit may kasalanan dito, hindi na-address, wala na eh, hindi na... Hindi sila magkakilala halos. Okay, Catholic, Iglesia, ganyan po yan. Intindihan? So, kaya yung dinidescribe niya dito yung tunay na church. Ang Panginoon ang head, tayo pinagduktong-duktong, nourishment minister, sabihin, ginasabi ko lagi sa inyo, kunwari si naman hindi ko masyadong ano dito. Kunwari si, yan, kunwari si Rapi. So, obviously, yung mga taga-Montalban, kayo lang po yung nag-aalaga dyan, di ba? So, minsan, ano ko din, pero, hindi lang si Pastor mag-tuturo kay Rapi. Madalas minsan, si Brad, di ba?
Sinasis. Ganun po yan. Sabi, ang Diyos ang nagpapakain, nagmi-ministeryo, pero parang katawan niya, yung nourishment galing sa puso, hindi tatawid agad sa kamay, di ba? Dadaan din lahat. So, ganun ang legitimate church. Knit together, talagang magkakasama, increase with the increase of God. So, ang church, hindi yan lalago, kung hindi yan, pinagtulong-tulungan ng mga member. Wherefore, if you dead with Christ from the rudiments of the world, nabanggit kanina yung rudiments of the world, so dapat mamatay na tayo dun. Why, as though living in the world, are you subject to ordinance? So, babalik tayo sa kanina mga sinabi, lalo yung mga Hudyo. Bakit pa kayo nabubuhay na nagpapailalim kayo sa mga ordinance? Ngayon, sa mga Kristiyano, dalawa nga lang no, sa atin mga Baptist, Lord's Supper, and then baptism. Ngayon, mga bagay na malalim yan, inutos sa atin yan, maintindihan mo ng lubos yan o hindi, under ka dyan. Pero sa mga Hudyo kasi, napakarami, hindi nila naintindihan. So, yung sabihin nga nila, katulad, huwag kang kumain ng ganyan, huwag kang mag-ano, pag ganyan, pag ganyang araw, huwag kang ganyan. Yung panahon pa nila, pinapaalala ni Paul, huwag na na magpa-under dyan, hindi na kailangan yan. Yung sinasabi dyan, touch not, taste not, handle not. Sinamarize siya lang. Okay? Pag sinabing, Kristiyano ka na, huwag ka nang hawak ng ano man yan. Ngayon, kasalanan yan, obvious naman yun, huwag na. Taste that. Yung mga walang kaya, huwag kang ano ng baboy. Pareho lang yun. Okay? Kahit ipis pa yan, wala kang pakialam dyan. Pero ayoko dun. Handle that. Ano ba yung mga example ng mga huwag nang hawakan? Yung mga patay, di ba? Bawal bang humakot ng patay na katawan? Madumi yun, maghugas ka lang ng kamay. Pero kasi katatapos ka lang din na yun. Tagal na pala, no? Si Samson, di ba? Humakot siya ng patay. So, masama yung para sa kanya kasi meron siyang vow. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, lagpas na tayo doon. May mas mataas na aral ng Panginoon, ang New Testament, para doon. So, huwag ka nang maging subject. Okay? Sana naintindihan nyo ito kasi yung mga Hudyo, yung mga Judaizer, natapos na natin yan. Puro ganyan, umiikot sila dyan sa mga walang kabagay-bagay. Kaya ano pang description ng Bible doon? Which are to perish with the using? Wawala rin yan eh. Lilipas din yan. Ito yung malalaga dito, sabi dyan, after the commandments and doctrines of men. Tinuturo nila yan, hindi tinuro ng Diyos. Tinuro ng tao. So, sino susundin mo? Yung tinuro ng Diyos, tinuro ng tao? Eh, lingkod naman sila ng Diyos eh. Pero ba't nila tinuturo na commandments ng Diyos, yung commandments lang nila? So, ako pag mayroon akong batas dito na sinabi ko, ito, ituro ng Bible, ito, turo ko lang. So, nililinaw ko yun na ito, hindi turo ng Bible, turo ko lang to. Naintindihan niyo ba yun? So, sila, medyo mga kapalamukha eh. Kaya nga dito yung nabanggit kanina eh, yung including into those things which had not seen. Iwasan nyo po yan. Pag may nagtuturo sa inyo ng Bible, paano manasabing ganun? Basta ganun yun kasi ganyan, ganyan, ganyan. Wala naman sa Bible eh. Kasi kontra nga sa Bible eh. Tapos tiduloy pa rin. Nako. Mag-iingat ka sa ganun tao. Amen? Ako, pag may mga bagay akong hindi alam, for example, in-explain sa akin, hindi naman ganyan yan, edi tingnan ko, hindi ko ipipilit. Okay, ganun tayo lahat. At even sa mga sa inyo, kasi dealing ko sa inyo, kunwari, sino ba dito? Kunwari, si ito. Nagtatrabaho ka na? May kita ka na? Nag-tights ka na? Tama naman yun eh, pero hindi ko pipilitin. Entindihan niyo ba yun? Mayroong pagkakaiba. Yung ano yan, inaano yan eh. Inaalala yan. Okay? Hindi ko sasabihin, turo to ng Diyos kung hindi naman turo. Ngayon, turo ng Diyos din yun. Tight sa... Pero, yung ibang bagay. Okay, tapos na natin. Last. Which things? So, tinutuloy lang niya po yan, ha? Yung mga sinasabi na ito, nag-umpisa po yan dito sa manlulokong tao. Ito, sa 18. May mga tao daw, manlulokong, mag-ingat kayo dyan. Kasi yung reward na supposedly sa inyo na. Nari, mag-soul winning ka. Eh, tinira ngayon ng Calvinist. Eh, wala ang gawin yan. Ang Diyos na magbibigay sa atin para tayo. Huwag siya nang stress. So, yung reward mo na sana, sa'yo na, wawala pa. Ang iingat ka dyan sa mga manluloko. So, ito na yung last natin.
which things have indeed a show of wisdom. So yung mga tinuturo nila, parang galing din talaga. Meron eh. May mga, oh ano, galing ah. Magiging sa iglesia, talagang elaborate po yung kahit Catholic nga, nakita niya yung katekisim nila. Parang ang talino nito kasi yung nahabrawi sinulat eh. And will worship, parang itong will worship, naalala nyo kanina, yung isa kanina sinabi, voluntary humility, parang ganun po yan. So, sumasamba sila, pero gusto-gusto lang nila. Okay? Maganda yung gusto mong sumamba, kaso, hindi yan automatic eh. Kailangan gustuhin mo muna. Kaya tayo dito, puro aral, puro turo, hindi pinipilit. Bakit? Kailangan ang gusto ba ng Diyos, sinasamba mo siya. Parang kanina, mag-tides ka, pilitan. Gusto ba ng Diyos yun? O, syempre, hindi. Kaya, iingatan nyo yung mga ganun. Papaanda lang kayo ng kesyo wisdom, and then, pipilitin na kayo. And then, yung nabanggit kanina, humility, kunwari lang. And then, neglecting of the body. So, tayo ganito. Sorry, tatagal talaga tayo. Pero matapos na tayo. Kunwari, ganito. Si... yung mga bata dito, kunwari si Julia. Huwag memory verse ka, ha? Ano, gusto mong paluhin kita dyan. Hindi, tatawin kita eh. Kumbaga, inoffend mo na siya, so, supposedly, inaalalayan mo. Ibig sabihin, huwag mong ineneglect. Bukod sa kailangan nga nila mag-memorize, kailangan din nilang intindihin sila bilang mga bata, di ba? Meron mga pangailangan niya. Misa, makulit talaga. Intindihin mo. Huwag mong ine-neglect. Ano pa? Anari, ano naman? Yun nga, may ginawang mali. Oh, tiwalag agad. Yung napakababaw na. Ni-neglect mo na sa halip na tulungan mo. Iwasan nyo rin yun. Pag may mga taong ganyan, konting ano lang, ine-neglect na, another sign nyo na, hindi natin dapat sinusunod tong taong to. Okay? Last. Not in any honor to this, to the satisfying of the flesh. So, bakit daw sila, anong mali dito? Ibig sabihin, hindi talaga sila naglilingkod para ma-honor ang Diyos, kundi lang to the satisfying of the flesh. Ano sabihin satisfying? Ibig sabihin, parang alang, maganda example dito na naman yung, pag may programa tayo sa church, payabangan din. Kaya ka na, kaya, nagbigay. Alala ko tuloy nagbigay last time. Sinabi ko naman sa inyo, di ba? Pag gusto nyo talaga magbigay, anong saan nyo papadaanin? Padaanin nyo sa church. Kung gusto nyo paglilingkod sa Diyos, kunwari, kumita ka, gusto mong mataas ang Diyos, ipadaan mo sa church. Bakit? Anong pagkakaiba nung, kasi katulad nung last time na example natin, bigla-bigla eh. Namin, nakakatuwa kasi parang nag-volunteer siya. Oh, pastor, ako na ngayon. At sa una, sinabi mo sa lahat, bigla-bigla ka, hindi na, siya yung naitaas. Ganun nangyari, kailan lang, di ba? Hindi ko na sabihin kung kailan, pero yun na yun. Kasi, yaman siguro nito. Si pastor nga, walang ganyan, pero siya, bigla, oh, ako magbibigay ng ganyan, ha? Di ba? Hindi niya ba yun? Eh, naglingkod sa Diyos, eh. Kaso to the satisfying of the flesh. Siya yung naano dun, yung galing talaga nito. Kahit hindi spiritual. And then yun, yan ang mga iwasan natin. Dahil pa rito eh, ulitin ko lang ha, para hindi nyo makalimutan. Mga bagay na dapat ingatan, na hindi ganun kasimple minsan maintindihan, na pero panluloko pala una, kunwaring humble, tapos worship of angels, either pastor yan, talagang angel, ha? Lalo yung Catholic, alam nyo yung ginagawa, di ba? Parang yung missionary dito, may kinukwento siya. Oh, naintindihan nyo yung kinukwento ng missionary sa Sabado. Sila daw, ginagalang nila yung mga anito nila, yung mga fathers, forefathers. Pag namatay ng ginagawa, nilagyan ng altar yung ano. Pero wala silang magkakilala sa Diyos. Ano yung sabihin nun? Di ba? So, kunwari lang. So, we know worship nila, hindi dapat nila worship. And then, including you to those things which have not seen. Okay, mag-ingat kayo doon sa mga... pag nagturo yan, dapat nakikita mo sa Bible talaga malinaw. Hindi pinauso lang. Okay? Vainly puffed, mayabang. Tapos, nag-i-imagine lang ng bagay-bagay. Sabi niya, tinuro ng Diyos. Ano pa? Hindi tinataas si Jesus. Kunwari, tinataas si Jesus. Pero, sabi ni Jesus, if you love me, keep my commandments. Ba't di mo alam yung Bible?
Kayo, kahit sino dito. Gusto mo mag-preach ng ganyan, ganyan. Aralin mo muna. Mas may tataas ang Panginoon. Ganyan. Pag ganun. Okay, ano pa? And then, yung member sa church, huwag mong kakalimutan, huwag mong nineglect. Kasi tayo ay, ang paglago natin, magkakasama tayo. Hindi pwedeng, nakita mo kunwari, hindi pantay yung, gusto mo ba yun? Ganun din kayo, habang lumalago kayo, isama niyo iba. Diba, bad? Salamat kayo, bad. Mabilis siya. Pero isama iba, huwag mong, ano. Ang hirap naman, pastor, hindi subusunod eh. Yun talaga, ganun eh. Mas makakalago ka pag yung iba lumalago rin. Pag mag-isa ka lang, may iwanan sila, hindi balance. Okay? And then, yan, iwasan nyo yung mga, especially mga Hodyo. Basta yung mga binabalik tayo sa Old Testament, iwasan nyo yan. And then, pakitang tao, pakitang wisdom. Pag wise ka talaga, makikita ng tao yan, wise ka kasi dadadala mo sila, natuturuan mo sila, hindi yung pakitang ano ka lang. Magaling talaga noon, hindi ko naintindihan. Eh, paano mo sabing magaling? Eh, hindi ko naintindihan ano niya eh. Di ba? Ginagawa niya, mga bata eh. May nagkukwento ang kayo, di ba? Pag hindi niya naintindihan, ipaliwanag mo muna. Amen? Okay, and then, kunwari humility, kunwari worship, electric yung body, and then, bandang huli, ang sinasatisfy lang pala yung laman. So, naintindihan niyo siguro yung ano yung laman, saka spirit. Alala niyo yung tayo. Katawan, soul, spirit. So, paano mag-glorify yung katawan? Ha? Karnal. Okay? Papogi, payaman, pa-convenient, yan. Tingnan nyo na yung mga pinapost sa Facebook. Salamat nga dito. Kasi nga, nasabihan ko kayo, di ba? Sa iba naman, walang load. Pero pag nakikita ko iba, talagang ano eh, karnal eh. Kahit mga pastor minsan. Tingnan mo lang yung mga newsfeed. Puro sarili, sarili. Puro sarili. Okay. So, anyway. So, sana natuto tayo. Tuloy po natin yan next time. Napaganda ng Colossians. So, expect nyo rin medyo gabihin tayo. Pero, ganun talaga. Nakailang minuto ko? Ilang oras? 1 hour 14. At least, di ba po ng 13. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita again. Medyo lumalim kayo, but kailangan po namin to nawa makita namin diferensya, Panginoon, ng tunay na lingkod nyo at yung hindi. Mag-ingat kami, Panginoon, according sa big message ngayon. Let no man beguile us for our reward, Panginoon. Dahil pag yung mga reward namin, sigurado naman yan. Kung kami naglingkod sa inyo, yan po'y darating. Hindi man sa lupa, Panginoon, sa langit, sigurado yan. But mag-ingat kami dahil may mga kalabad, Panginoon, kayo. At kung di kami nila madadala sa impyerno, Panginoon, ay marinira naman sila or i-distract kami, Panginoon, para kami rewards, mabawasan, Panginoon, at maging hindi kami masyadong effective. I pray, Panginoon, maging matalino ang bawat isa. Sa inyo kami manalangin, Panginoon, at manampalataya, at therefore, yung mga aral ang aming alamin. Magtsaga kami, Panginoon, sa mga katulad ng ganito, Panginoon, makinig, mag-attend, fellowship. I pray na kayo po mga lahati, Panginoon, malagot sa aking buhay. Kayo din po mag-iingat. So, yan mo na po, Lord, sa mga activities namin, upcoming, mga regular ministry namin, Panginoon, sa alala. So, winning, Panginoon, mag-iingat yung bawat isa. Mga biyay-bay, maganda po sa aming mga usual na ginagawa, mga bata, pag-aaral. Mga adult sa aming pag-aharap buhay. Panginoon, pagpalain yung aming pagsunod sa inyo. Para kayo po rin ang may taas sa bandang huli. At kayo magprotekta, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.